ay pinakita ko sila Lolo at si Arnaldo kasama yung mga bad boy nila. Si Congressman, pinipilit lang niya ako para kay Arnaldo. Ivy, huwag kang papayag. Babantayan kita. Ivy, gagawin ko lahat para matapos na to. Salamat, Jacob. Walang sino man pwede may mag-ari sa'yo, Ivy Aguas. Ako lang. Nay, nakaalis na ho ba? Hindi, anak eh. Andun siya sa labas, oh. Gusto ka daw bantayan. Ano ho? Alam mo, nak, kahit papano, panatag na ang loob ko. Kahit malayo si Jepoy, alam ko, andyan si Diego. Nasisiguraduhin, ligtas ka. Raul, hindi ka pa ba uwi? Baka maamoy tayo ng asawa mo. Ikaw din. I'm sure you'll get into a lot of trouble. Eh, di mas maganda para magkaroon ako ng dahilan para patayin siya. O kaya lahat sila doon. Alam, pagkakamali ko lang. Dapat tinuluyan ko na matagal na si Julio. Wait a minute. Bakit ba you're suddenly mad at the Argentes? May nangyari ba? Alam mo, ayoko na masyado maraming tanong. You know what? Pwede naman tayo magtulungan, Raul. Help me sa pag-iimbestigat ng pagkamatay ng dad ko. And I'll give you everything you need. Pera, kapangyarihan, anything you need para maprotektahan mo ang sarili mo laban sa mga Ardiente. What do you say? Tita, hindi ko alam kung paano umabot ang distrust ni Papa sa akin ng ganito. Si Arnaldo, sinisino-sino lang ako. Kapag nagpatuloy ang ganito, Tita, tuluyan na lang ako magiging palamuti sa bahay na to.
We can't let that happen. Kailangan gumawa tayo ng paraan. How? Anong gusto mong gawin ko, tita? Ipag-good job ko ang sarili kong anak? Hindi ko naman kayang gawin yon. Of course not. Anak mo si Arnaldo. There must be some other way. Kailangan lang ni Papa na makita na mas gusto ko ng mga tao over Arnaldo. How? Itutuloy natin ang kaso laban sa mga ardiente. But we need new pieces of evidence. Wala ka nang bahala doon, attorney. Ang gagawin ko, kakausapin ko si Arnaldo at papaaminin ko siya on record na siya ang pumatay sa mga testigo natin. But it would also help kung mahanap natin si Arthur. Ako na ang bahala magpa-imbestiga kay Arthur. Malakas ang kutob ko na buhay pa siya. Dahil kung patay na siya, bakit hanggang ngayon walang nakikitang bangkay? Diego, kakailanganin ko rin ng tulong mo. Kailangan ko ang tulong mo na mapahina ang impluensya ng mga Argente sa mga tao. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pag-o-organize ng alyansa laban sa kanila. Dahil isa sa mga gagawin ko, magpapagawa ko ng survey, humihina na ang kapit ng mga Argente sa publiko. Pag nangyari yon, mawawalan ng kumpiyansa ang mga kaalyado nila. Mababawasan ang impluensya nila sa batas. Doon, pwede na natin buksan ang kaso natin. Ako nang bahala, Ivy. Diego, salamat. Paano? Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na umalis. Diego, ingat ka. Salamat. Attorney. Glad Miss Aguas joined us today. Alam mo, truth of the matter is, medyo kinabahan ako. Dahil baka after last night, medyo na-turn off ko na talagang tuloy yan dahil masyado ako naging aggressive. But you know, Miss Aguas, much as it pains me to admit this and say it, tumatanda na ako. At gusto kong makita itong si Arnaldo na matagpuan ang kanyang perfect woman na makakasama pang habang buhay. And of course, kasama na doon, gusto ko rin makita ang aking mga magiging apo. The next generation that will carry the Argente name. Papa, can you not put Ivy on the spot? Nagliligawan pa lang sila ni Arnaldo. Doon yung mapupunta yan. Alam mo, pag-usapan na lang natin, Papa, kung paano natin eradicate si Diego. I don't see any reason why we should worry about Diego. You know, pag naging sagabal, I'll take care of him. Arnaldo, you can't be that violent all the time. Hey, I don't think magugustuhan ni Ivy yan. Tingin ko tama ang mama mo. Tama si Emilia. The less na may namamatay, the less controversy. Alam mo bakit hindi na lang kaya tayo magpa-survey? Alamin natin kung ano nga ba ang pulso ng masa. Mayroon pong pagkain. Ang gutom na po ako. Ito. Salamat po. Sige. Salamat din po. Anak! Ano ba talaga ang ginagawa natin dito? Nay, gusto kong malaman ang sitwasyon dito. Dahil sigurado ako, pati sila inaabuso ng mga Argente. Kala ko, anak, bibilhin mo ulit lahat yung gulay na pinaksak dito ng tatay pandoy mo eh. Inaalam mo yung sitwasyon, anak. Mangangampanya ka, no? Ayos yan. Kaya na, anak, ha? Kailangan ihanda mo mga palad mo, ha? Kasi makikipagkamay ka sa sandamakmak ng mga tao. Ha? Parang tatasahan niya, anak eh. Ito, Nay. Kailangan kong makausap tong si Junisha Agustin. Ay! Kilala ko yan, si Aling Johnny. Kumukuha ng mga gulay sa atin yan kay Tatay Pandoy mo. Ang pwesto niya nasa bandang gitna ng gulay yan. Halika, Nay. Sige, halika. Wow, Ivy. How would you believe I have the same idea as yours? Why don't we hire a research team for this? Mapagkakatiwalaan ba yung makukuha mong research company?
Are you trying to imply something? No, I'm... nagtatanong lang. Well, the survey will be just a waste of time. Anyway, alam na rin naman natin kung ano sasabihin ng taong bayan, di ba? That we, the Ardientes, can still be trusted. Actually, Lo, parang tama si Ivy. You're better safe than sorry. Papasigaso ko yung survey sa lalong madaling panahon, but not with the research company you hired. Ayaw ko mabahirin yung survey ng kahit ano. Survey this, survey that, doesn't matter. Kikiusap muna ako ngayon. Wala pa talaga akong benta. Bigay mo na. Mabibili lang ako. Alam mo na hindi naglalagay. Ngayon lang naman eh. Sige na, kikiusap ako. Kulit mo ah. Please naman. Anak, teka lang. Sir, kulit mo ah. Sige na. Mabili ko ito. Ay, bakit? Ay, 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 si Aling John! Ano ba? Ba't kayo nananakit? Yung pera ko. Yung pera ko. Uy, uy, bakit? Iligal ang ginagawa niyo ah. Ibalik niyo sa kanila yung pera nila. Bakit? Kung ayaw ko, ay magagawa ka? Dapat pinaparusahan yung mga kagaya niyong kuramot. Thank you for your help, Ivy. At ikaw na bahala sa survey? Mm-hmm. I trust the research company you gave me. Thank you. At huwag kang mag-alala doon. Aayusin ko. So, paano? Puntahan na lang kita mamaya sa munisipyo. Looking forward to it. Bye. Tara. Ooh! Wow! Slow clap. Like a true thief in the night. May bago ka bang issue, Emilia? Sa tingin mo ba, Ivy? Eh, basta na lang kita paalisin without telling you kung bakit kailangan mo agawin ang idea ko. Wala akong inagaw. Wala akong inagaw. Sabihin na natin na mas pinagkakatiwalaan lang talaga ako ng papa mo and ni Arnaldo. Eh, yun ang problema, Ivy, eh. Something is off. Alam mo na pag-iisip ako kung dapat ba talaga kitang pagkatiwalaan? Emilia, bakit naman hindi? Di ba nga, ano bang ginagawa ko? Wala akong ibang hangad. Kundi ang pabagsakin ng Ardiente. Hindi ba? You know what? You are a two-faced bitch. Nung una, paasahin mo ko na akong dadalhin mo, tutulungan mo. Pero what? You dropped me like a hot potato. Sa akin ka ba galit? O galit ka sa sarili mo? Unang-una, alam mo naman, na ikaw talaga ang gustong-gusto kong suportahan. Pero ano yung ginawa mo sa sarili mo? Tingnan mo. Ang ganda-ganda mo, Emilia. Ang ganda ng mga suot mo. Pero ang boring lang dahil wala kang posisyon, wala kang kapangyarihan. Diba, Tita Claire? Tingnan mo siya, Tita Claire. Mukha na lang siyang kamatis na pabulok na. Am I right? Excuse me. Pupuntahan ko lang ang anak mo, si Arnaldo. Biatch. Maraming salamat, Diego. Ang buti na lang dumating kayo. Wala ko yan. Di ba, Ardiente ka? Apo ka ni Congressman? Di ba ang amo ng mga abusadong yun, mga Ardiente? Kung totoo man yun, ba't ka nandito? Kinakalaban mo na rin pamilya mo? Oho. Dahil nagising na ako sa katotohanan. Lahat ng napapanood ninyong balita tungkol sa kasamaan ng Ardiente ay totoo. Hindi man kayo maniwala sa akin. Pero alam ko, napagod na kayo sa pang-aabuso nila. Panahon na para magkaroon ng pagbabago sa bayang to. Magtulungan ho tayong lahat para sa bagong Ardiente! Mabuhay, bagong Ardiente! Mabuhay! Diego, ang galing nung ginawa mo.
ang bilis ng mga pangyayari, pero hindi ko inaasahan na ganitong kabilis. Bukas, magsisimula ang survey. Makakatulong sa plano natin ng mga taga-palengke. Matagal nang nararamdaman ng mga taong inaabuso sila. Kaya hindi na mahirap na i-organisa sila. Nay, kamusta pala ho yung paghahanap niyo kay Arthur? Anak, hinihintay lang natin dumating ang investigador. Ma'am. Kumusta nung balita? Ma'am, sinuhid na po namin ang mga punerarya at hospital na pwedeng pagdalan sa biktima, pero hindi po namin siya nahanap. Ang ibig sabihin, buhay pa siya. Posible po. Pero may isang lead po kami sinusundan. Posible pong tinapon po siya sa ilog. Diyos ko. Kung tinapon nga siya sa ilog, sana naman nakaligtas siya. Salamat. Salamat po. Salamat. Naipagpatuloy niyo lang ho yung paghahanap sa kanya. Pagtutuunan ho namin ng pansin ang sa survey, gugulatin natin sila. Hindi nila mamamalayan. Wala na silang supporters. Handa ka na ba maging governor? Governor Diego Torrillo. Handang-handa na. Sige na. Ako na ang bahala sa sanggan. Ano, tutumba ko na ba si Diego? Kaya mo ba talagang ipapatay ang sarili mong kapatid? Tanda mo, Arnaldo. Pareho kayong nanggaling kay Raul sa iyong ama. I like the hunger that you're showing. But gusto kong pag-isipan mo munang mabuti ito. Let's just say this will be your initiation. Dito kong malalaman kung hangal ka lang sa kapangyarihan o kung ikaw ay magiging matalino at magaling na pinuno. Alam mo na ang sagot dyan, Lo. Magandang umaga po, mga nanay. Magpapasurvey lang po sana ako. Nakahanda na po ba kayong sumagot? Oo. Ito na po ang mga tanong. Kontento at masaya ka ba sa pamamalakad sa Poblasyon Argente? Tapat ba ang mga leader at opisyales ng bayan at lalawigang ito? Iboboto mo ba sila sa susunod na eleksyon? Meron ba kayong napupuso ang tumakbo maliban sa kasalukuyang administrasyon? Maaari niyo bang isulat ang pangalan? Approval rate is down by 40%. And my popularity as mayor went down to 60%. Surprise, surprise! Si Diego, mukhang lumalakas at madami naniniwala he is a potential candidate. Hindi ako pwedeng talunin ng Diego, eh. Hindi ako papayag. Diyos at hindi napunta sa wala ang pinaghirapan natin. At kung bumaba ng ganyan ang rating ng mga Argente, ibig sabihin maraming tao naniniwala sa atin. Kaya kung natalo man ho tayo sa kaso, na-dismiss man yung kaso natin,
Namulat naman na ho ang mga taga-poblasyon ng Argente sa katotohanan. Nay! Nay, tay! Mga kasama! Tay, tay, tignan niyo to. Oh, anong meron? Uy! Uy! Ang takas! Ang takas! Ibig sabihin, anak, hindi lang kami ang may gusto na tumakbo ka. Marami sa mga kababayan natin ang naniniwala lang kaya mo! Nanalo tayo sa survey! Magiging gobernador si Diego ng bagong Argente! Si Diego para sa bagong Argente! Anak, natutuwa lang ako sa mga nangyayari. Tamang-tama pa para sa death anniversary ng tatay mo. Naminis niyo na ho si tatay, no? Gusto mo ba siyang dalawin, Nay? Sige ho. Pumapayag ako na dalawin niyo si tatay. Aayusin ko lang ho. Makadalo kayo, naligtas kayo. Ako lang? Anak, paano ka? Gustuhin ko man, Nay, pero hindi ho pwede. Alam niya naman mainit ang mga mata ng Argente sa atin. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na mabuko yung pagkatao. Si tatay, alam ko naman eh, intindihan niya eh. Diba, tay? Survey lang yan. Mababago ko pa yan. I know you can. Pero, wala rin ang masama kung tayo'y mag-iingat at maniniguro. Do you know that Diego is the dark horse na maaaring sumira sa lahat ng ating mga pangarap at sa ating panganan? Ipa-news blackout mo ang survey na yan, ha? Hindi dapat makita ng taong bahay niya. I already did. Good. Now, starting tomorrow, eh magtatrabaho tayong muli para mabawi ang mga supporters na nawala sa atin. Pinunus blackout ng mga Argente ang resulta ng survey na ito, right? But I guess, ipapublish mo pa rin. Of course. This is a piece of information that the public deserves to know. Mabuti naman kung ganun. Thank you. Buti may mga tao pang katulad mo. Here. Salamat din, Ms. Aguas. Parte ito ng trabaho ko. Hindi ako katulad ng ibang journalist na nababayaran. Tutuloy na po ako, Ms. Aguas. Okay. Salamat. Again, thank you. Thank you, Nay. Alam mo na, gustong-gusto ko nakikita kang ganito. Parang mapayapa ang puso mo. Alam mo, kulang na lang. Nanay mo dito sa bahay. Kayong dalawa, Nay. Gusto ko nandito kayong dalawa sa bahay ko. Swerte ko nga ho eh. Dalawa yung nanay ko. Hindi na. Hindi ako ang maswerte. Alam mo, kahit na hindi ako nabigyan ng pagkakataon na magkaasawa o magkaanak, nabigyan naman ako ng tsansa na maging nanay mo.
Ikaw, anak. Ikaw lang kung kumpleto sa akin, ha? Tandaan mo yan, ha? Ay. Bakit may pag-iyak? Hindi ko alam, ganito na yata pag tumatanda. Siguro, ngayong gabi dapat mag-relax tayo. Gusto mo bang mag-wine? Kukuha lang ako, ako ng wine. Hindi na. Ako na. Oh, sige ako. What is wrong, my son? Is it Ivy? Hindi niya sinasagot ang tawag mo. Halos sirain mo na yung cellphone eh. Ay, my poor son. Why can't you accept the fact na si Ivy is just playing you? Actually, playing us. Alam niya kung sino susuportahan, kung sino yung nasa taas. Who knows? She's with Diego, the star of the survey. Diego! Tumigil ka na! Ha? Pero ba't tigilan mo ako? Oops. Huwag akong pagbuntungan mo ng galit. If I were you, I won't just sit down there and umiinom ka pa. Dapat ang gawin mo, puntahan mo si Ivy para malaman mo kung sino'y lalaking kinakalantari niya. Ngayong Biyernes. Isang pitik ko lang. Kaya kong patigilin ang timog ng puso. Kira! Si Emilia nagpapatagya sa inyo. Is it Ivy? Who knows? She's with Diego, the star of the survey. Diego! Tumigil ka na! Huwag kang kampante. Meron na daw hong lead kung nasan si Auntie. Baka hindi mo kailangan ang pagsik ng pamilya Argente. Ay! Mr. Ivy! Wildflower.